malakas. Bren lang, malakas talaga. Indeed, Kuya Wolf. Tama ka dyan. You're right. Tama ka dyan. Basta ang importante, mahalaga. Ang importante, mahalaga. Lagi mong tatandaan yan. Here we go. There's a Hurricane Dance. Magpumula kay Kuya EJ. Pero yun, tinutulak niya ang bola dito. Dinidribble, mga kaibigan. Oh! Napakagandang Tyrant's Rage. Pero walang damage. At ayun na nga, mukhang isa-isa. Ay, naku, tapos. Away na ball. Napag-minovery sa apat. Okay, pero papatay ka, Bren. Double kill para sa Kag. May pana na naman, scouting arrow mula dito sa ating Selena. Oh my G, is this the end? Eto na ba? Eto na ba ang huling hininga, Kuya Wolf? I can't take this. Eto, walang kabayas-bayas. Nagdadasal ako ng game number 3. Kasi, sino ba naman may ayaw ng ganun? Ng tatlong game. Pero sa ganitong sitwasyon, pwede na nating sabihin, malapit na. Onti na lang, mga kaibigan. Nasa finish line na ang Bren Esports. But yung Aether Atlas naman, nahirapan talagang mag-depensa dito. They will take the Lord at least. Pero yung Torres at gitna at Torres sa top, hindi ata na mapatay. Kufra with initiation. There's the arrow. Pabansin si EJ, meron lang mag-Hurricane Dance pa rin. Bouncing ball ginagamit ni Ognimod. Palisol si Goku, pero si Goku, sobrang lakas. Napatay na yung Lulok saga dito. There's gonna be a deep dive. Pero patay mo rin Kagura. Na Mino of Fury connect, kumulik na sa apat. But may body shot ay sarili dito. Kaso dalawa na lang sila. Labas at Lloyd. Lebron! 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 Kaya pa rin Lebron, hindi! Uy! Napatay pa rin siya. But at least he gets a kill. But this is end game! Aether! Oh my G! Sumakto pa sa mga Aether at last! And that will be it, ladies and gentlemen. Bren Esports eliminating Aether Atlas for their last match. Congratulations to Bren and congratulations to Onage. Yeah. Dahil yung Onage ang tunay na kumapit. Thank you so much sala at nagdasal. Pero still, we need to give props to Aether Atlas for putting up a good fight, Kuya Wolf. Yeah. How the mighty have fallen. Oh, the mighty have fallen. Unfortunately for Aether Atlas, out of the playoffs. Para naman sa Bren, they actually needed this 2-0 victory para makuha sila 3 points para makaakyat sila dun sa top 1. So Bren, they really needed this win pa rin. And congratulations, I guess, for Bren Esports. Nasa angat. Nila, nasa angat. Yeah. I think yung pinaka malaking effect na pinakita ng Bren Esports dito is 2 things. Number 1 is pinapakita nila na kahit si EJ yung maglaro, okay lang. Yes. They got this. Yun nga eh. EJ got this. Si EJ nga ang tingin kong masaya kausapin ngayon. Kung oh, pwede, pwede. And second na gusto kong natutunan natin dito is hindi nagbibigay. Hindi nagbibigay ng games ang Bren. Kumbaga, kahit pa sabihin natin, pinsan namin to, hindi. Wala, ito 2-0 namin yan. Oo. Yun nga eh. At ang nangyari dito, pare, all-out punishment. Yung mga positioning, nakita natin kanina sa highlight, kung magkakaroon, kung mapapansin ba natin, pinipitas nila bawat isa sa side ng Aether Atlas, bandang mid-game, lahat, pare ko eh. And ito yun, no? Grabe. Hiwa-iwala yung Aether Atlas. Dito na nagka-kandaloko-loko. Oh, dito na na-tilt eh. One after another. One by one audition. Una natanggap doon yung Kufra, tas Minotaur, tapos si Kenji. Samantala, dito mo makikita yung ano eh, parang puwipitas ng prutas yung Bren Esports. Oh, parang kung sino yung lumabas, talagang na susukit nila. Prinutas Gaming. Prutas Gaming. And our MVP for the game will be Rebo, Kuya Wolf. Yeah. And of course, napakaganda ng performance as always naman. Bigay mo naman kay Kuya Rebo yan. Pero ito, sa ganitong sitwasyon, ito na yung wala na talaga makapitan eh. Kumbaga yung eksena dito, para kasi Black Widow, laban kay laban Hawkeye. Wala nang nakapitan, Kuya Wolf. Ganun nangyari. O, di ako magre-react dyan kasi mali mo, baka sabihin spoiler tayo. Uy, yun na ano. Na sila, di pa nila napapanood. Ayun na. So, Kuya Rebo na naman, ang ating interviewin. Sino? Ay, si Kuya EJ. The six man. Six man. Na hindi easy money. Hindi. Sabi nila, easy money. Pero si Blopsy lang ang tunay na easy money. Hinyari sa inyo. Okay? Hindi naman. Sakto lang. Sakto lang. Pero ayan, still, well played from Rebo from game one and game two. Mm-hmm. Ganda na performance siya. But now we have si Kuya EJ. Ayan. Congratulations, Kuya EJ. Sa wakas, Kuya EJ. Lagi lang ikaw nandyan sa gilid. Oo, napapanood kami. Anong feeling? Masaya, syempre po, na hindi katulad ng dati, late na
ay yung dati nilang six man na hindi napasok. At isa ako napasok at parang oh, na. Tama naman, wala, tama naman. Pasok tama lang, naman. Pasok lang. Kumusta? Okay. Okay. Anong masasabi mo sa lahat ng message mo sa lahat ng six man? Hindi naman kasi madaling trabaho din ang six man. Ako kasi nag-i-scout sa mga team, yung mga anong pinipick, gumagawa ng ano nila, nagsasuggest ako ng draft, ganun. Yeah. Tsaka rotation. More on rotation talaga tinitignan ko sa mga sa mga team. Oh guys, kasi guys, yung sinasabi namin easy money, joke lang yun. Joke lang yun. Oh, easy. Kumbaga kami lang nagjo-joke, no, no. Pero legit, mahirap na trabaho. Yun nga, sinabi ni Kuya EJ. Tsaka si Kuya EJ kasi, dating hindi naman six man to dati si Kuya EJ. Ng mga past MPL. Playa talaga din. So, actually, yun yung gusto kong tanongin dito. Ano yung tingin, bukod sa paglalaro as the six man, so role pala ng ikaw sa Brand Esports is to actually scout para sa coaching. Parang medyo semi-coach na rin. Yun parang ganun, parang ganun yung nangyari. Kasi kung totoosin talaga, hindi na kailangan ng Brand Esports ng six man eh. Pero kumuha sila, for reserve kasi nga, kailangan talaga ng magkaroon kasi ng the national. So, kung magkaroon ng conflict, kailangan talaga ng makapasok. Tsaka interesting din kasi yung nakikita ng team, hindi yung iba yung nakikita ng six man sa nakikita ng team. Eh. So, meron silang other perspective na pwedeng pakinggan si nakapitan. Yun nga. Ito, Kuya EJ, incoming sa laban again sa Aether Atlas. Alam natin, kayo ay family sa Aether dito. Ano yung naging decision making ng Bren dito laban sa Aether Atlas? Paano yung napansin nyo sa laro ng Aether Atlas? Anong tingin nyo yung weakness nila? Bakit nga ba sila umabot sa ganitong point? Ano yung nararamdaman nyo kanina nung kalaban nyo sila? Medyo na hindi naman sa ano, pero naawa ako kasi siyempre malalaglag sila. And doon ako galing na team dati. Oo nga, yun nga. Kaya sabi ko, kaso hindi naman pwedeng magbigayan kumpanya na may awak sa amin. So, talagang laban. Laban, laban lang. Kahit na medyo may awa na konti. Kasi siyempre si Boss Dogs, the best yan. Kumbaga, nung sinaksak mo, naiiyak ka, parang gano'n. Sabi sa'yo eh. Siyempre, pinsan nila yun eh. Ganun talaga, parte ng buhay yan. Ganun talaga. Sira, last question ko na lang dito is, paano kayo maghahanda ngayon for the playoffs? Siyempre, titignan na naman yung Brand Esports as the top dogs na naman. Sa ngayon, wala pang plano, pero hintay pa natin yung sikap. Sikap ang mag-ibig. Sikap. Alright, Kuya EJ, sureball, surety na kayo doon sa top 4. Any messages sa mga kalaban nyo sa playoffs? Ayan. Ayan, good luck sa kanila lahat. Ayan nga, sabi nga ni Yuji, durug-durug daw sila sa kanila. Durug kayo sa amin. Eto, okay pare, shoutout sa mga loved ones mo, mga pamilya mo, friends. Ayan. Una-una, shoutout kay Boss Bren, kay Boss Jeff, kay Boss Jeff, kay Coach Mitch na lagi tumutulong sa amin, kay captain, talagang the best. Pati kay Yuji, yung mga lagi ko nakasama, ka-team ko si Boss Ribo, ano namin yan, na driver namin yan kanina. Driver. Sa akin, eh. Driver pala si Ribo. Ko, eh. Lagi ko kasama kumain. Ayan. Alright. Pati sa Aethermin, shoutout sa inyo. Sorry guys, trabaho lang. Trabaho lang. Pera lang. Ito ang lesson today. Trabaho lang, walang personalan. Trabaho lang, walang personalan. Congratulations, of course, for Brand Esports. Unfortunately, for Aether Atlas, di na sila abot sa playoffs. But GG pa rin naman sa Aether Atlas and the organization. We'll see you guys for series number 2. Mainit din yan. So, wag kayo alis. Magbabalik ang MPL Season 3. In the distant land of dawn, there's always happiness and hope. Unfortunately, the dark forces lurking in the universe would never give up on invading this world of light. Eventually, the calamity befalls the land of dawn. A giant rift is forming over the land. The whole world is at the stake of being swallowed by this unexpected catastrophe. The unknown negativity is stirring the rift, longing for a new world they've never set foot upon. When crisis arises in the Land of Dawn, a fearless warrior steps forward and sends out a call to all the heroes in the universe to assemble! Assemble, mighty warriors! We need your power for the Land of Dawn. United we stand!
Download for free. Mobile Legends, Bang Bang. The dark negativity overwhelms the land of Dawn, merging everything in horror and fear. This soul warrior is doing everything he can to resist the evil invaders. Harper, the warrior of the Land of Dawn, the mighty guardian of this continent. Waves and waves of negativity has fallen at Harper's feet. However, a monster that is way more powerful and horrible awaits him. A great many warriors have joined the fight. The fight to defend the Land of Dawn. Powerful warriors, lend me your strength. For justice and glory, we protect the Land of Dawn. Download for free. Mobile Legends, Bang Bang. Hoot hoot. Horology is my cat. Diggy is my name. Download for free. Mobile Legends, Bang Bang. Download for free. Mobile Legends, Bang Bang.
We are now at the second to the last game para sa ating MPL Season 3 regular season. Siyempre, kami yung mga kasama fresh na fresh. No, napatayo ka pa talaga dun. Imagine and Wolf connection para sa inyong mga casting team. Yun na nga. For our second series. Mainit din, Sir Manji. Mainit talaga, Signal Summer. Signal Ultra laban sa Execration. Mainit na Summer. Summer. Ang Signal Ultra, even though they are the defending champions, hindi yun ibig sabihin sila na talaga yung top dogs. Totoo. In fact, nandito mga sila sa isang dangerous spot na pwede pa silang mawala sa upper bracket. Yun na nga. So, ang labanan nito ay ang pang fourth seed, Kuya Wolf. Okay. Actually, let's look into the scores or standings natin ng group stages para mas makita nyo yung pwesto nila. Unfortunately, kanina, na-eliminate na yung Aether Atlas. So, yes. Alam na natin yung top 8. Pero, sino yung nasa upper bracket? Sino yung lower yes. bracket? So, top 4, rekta sila doon sa upper bracket. Right now, 16 points ang Signal Ultra. And Execration 14 points. So eto, kapag if ever ma 2-0 ng Execration yung Signal Ultra, papasok ang Execration, magiging 17. Yes. Ang kanilang puntos dito. If ever 2-1 naman, magiging 16-7. So bawal lang silang ma 2-0. Bawal lang silang ma 2-0. Yes. Actually, yeah. Kahit 2-1 kasi ay secured pa rin. Ah, secured pa rin kasi tatabla. Kasi, plus 1 sila eh. Plus 1 Signal Ultra eh. So, technically speaking, Execration needs to go 2-0. And Signal Ultra, the only thing they need to do is secure. They need 2 wins. Exactly. Yeah. At dahil sa ating mga statistika, na secure na ng Brent ang top spot. Sure na, kahit anong mangyari, kahit magunaw ang mundo, Brent ang top 1. Ito pare, very consistent. Last 2 seasons, Brent lang din talaga. Pinatunayan lang nila na kami lang ang malakas. And what's interesting dito sa laban na to, kung sino po ang manalo sa series na to, guys, kitang-kita nyo na, pang fourth placer, kakalabanin ng Brent para sa unang araw ng playoffs exactly. natin. So, ang possible game number 1 para sa playoffs ay Brent versus Signal, the rematch, or Brent versus Execration. Napakagandang storytelling. Grabe. Na naman, Kuya. Ibang klase. Piling ko si-net up na naman ni Komish eh. Kung sino ba si Komish, isa kang feeling ko si Dr. Strange eh. Si Monton. Ito, biruin mo ha. So, tinabi namin ng possibility. Sa 14 million na possibility. Brent Exe or Brent Signal ang maglalaban ng game number 1. Kano kainit. Pero, hindi pa tapos yan. Let's actually look into our matchup. Signal Ultra versus Exe. Siyempre, una natin tignan ngayon ang Signal Ultra, the reigning champions. Yun na nga. Na nakita natin kanina dun sa, di na natin sabihin kung saan, pero sa Kainan. Sa Kainan. Yaku, Disanya, S&D, Tets, Few. What's interesting dito sa Signal Ultra, kasi guys, nakakalaro din namin ang mga Signal Ultra. Eto mga Toboy, talagang heart of the champion. Yung draft nila dito, yes, medyo alam na ng mga teams, basang-basa, pero ang kakaiba kasi sa Signal Ultra, napakagaling talaga in terms of mechanics, in terms of rotation, basic MOBA knowledge, na wag magpapakita, biglang bubugbugin na kung nasan-san sila nanggagaling. At meron silang isang motto, Kuya Wolf, nakakaiba talaga. Hello. Kahit pangit yung lineup nyo, pangit yung team nyo, sasabihin lang ni Blapsy sa'yo, sure win naman to. Ito, literal. At guys. Ito na, literal. But guys, nakalaro namin. Isipin mo, basta lahat kami core, walang tank. Sure win naman eh. Yun na nga. Tapos manalo talaga. Binabati ko ang kanilang 6th and 7th man. Oo. Si Kuya Eson at si Kuya Blapsy na kasama natin ngayon. Saan ka nakakita ng team? Hanggang 7th man. Dito lang yan. Dito lang yan sa Signal Ultra. So ating tignan ngayon, since nakita natin Signal Ultra, ang team ng Pinoy, ang Execration, I mean team ng Pinoy sa MPL, maring paring goal, makikita natin syempre, Zapnu, Zian, Ito Max, Lard, Pakbet, at si Boss Toshiro na lagi rin natin kasama dito. Toshiro with a one for a nine. Ayan. Ang dami nating mga na-develop na tropa dito sa kasi lagi natin nakasama sa gilid. Si Boss EJ, si Boss Toshiro. Napatunayan lang kanina, nasabi nga ni Boss EJ, ang mga six man, pwede sila mag-act as coach kasi may nakikita silang iba. And si Toshiro, isa rin sa mga nakakasama ng Exean kapag nagda-draft sila. And of course, meron silang hindi ako naniniwala na hindi na nagpa-practice yung X eh. Parang hindi naman parang, eh. Parang hindi naman eh. Baka ano lang, no? Pang-psycho lang. Feeling ko yung X eh talaga, ano eh. Psycho. Pero, nasa close na spot. Again, guys, kailangan nilang mag 2-0. Yun nga eh. Ang maganda kasi dito, pare, kung naniniwala man yung mga teams na hindi sila napapractice, napo-fall sila sa trap.
ng execration, pare ko. Oh, kasi parang sabi ng execration, kunwari may nami, alam mo, ito yung mga tipo na kaklase mo na hindi daw nag-review. Review. Pero sila yung pinakamataas. Correct. Speaking of review, tignan natin kung nag-review ba sila sa draft as we are now going into the drafting phase ng ating laro. Lula. Siyempre, may 3 picks na pala dito kaagad. 3 picks? Kaja, Beleric, and Lunox para dito sa execution. Samantala, Kofra Harif para sa Signal Ultra, yung back-to-back picks nila. Mm-hmm. And interestingly, yung Digi, ang first ban from execution dahil siguro gusto nila ng massive amount of control. Totoo. Nakita natin yan mula sa Kaja. Totoo. Ngayon, ang Signal Ultra, will they actually go for yung pang-contra doon sa Kaja? Like yung Selena? Yun diba? Na, pwedeng Selena na naman. No? Hindi natatakot yung Signal Ultra na kumuha ng Selena sa first phase. Yes. Kasi minsan binang-support din nila. Now, they will go for Leomord. Okay, so pwedeng Leomord na ni Kuya Yako to. Medyo napalaban ata si na Kuya Lard dito ng putrip. Ah. Parang Sogbu. Parang galing kayo sa putrip. Ang masabi ko sa exe, ang aga nila kanina. Okay. So, syempre, for the first time in long ever. Nila. Ito lang guys, ha? Kasi syempre, meron din kaming chismis. Kumbaga sabi ni, ang tawag kasi namin sa kay Komi, si Mobile Jesus, si Kuya, si Boss Joy. Sabi niya, yung exit daw ang aga ngayon. Usually, ito lagi yung late. Sabi. Naganda yung exit. Naganda. We're at the brink of getting to the upper or the lower bracket. Ito kasi, take it seriously. Yeah, yun na nga eh. Ito kasi ang storya. Once again, guys, XA needs a 2-0. Pag nakuha sila ng 2-0, magbibigkuha sila 3 points. Instant. Upper bracket sila. Ngayon, Signal Ultra, kailangan lang nila mag-survive. Kailangan lang nila mapanalo yung series, Kuya Wolf. That's right. Ito na, Gushon, gonna be picked up. Sabi na dito ni Kuya Zap, no, dahil nandito na tayo sa isang very close spot, ilalabas ko na ulit. Lalabas ko na si Gushon. Si Gushon. Tanda mo, ginagaya niya ngayon ng hairstyle ni Gushon. No? Nagpo siya ng kanyang selfie, Bobby Tree. Alam mo, ang namamangha ako sa mga sikat na player sa ML, hindi mawawala ang selfie. Okay, mga just woke up. Hindi talaga woke up like this, hindi pwede mawala. Hindi pwede mawala yan. Si Pakbet nga, tamang swag pics lang swag eh. Oh, ito talaga, ang malupit talaga. Hindi ko alam kung ano meron sa execution, pero mula pa lang sa ibang game, meron ng ano yan eh. May woke up like this na yung mga yan. Laging woke up like laging this. Laging ganyan yung mga yan. Ang, tanda mo Kuya Wolf, maraming mata nakatingin sa X. Sabagay, yun. At eto na, binabati ko na the ultimate seventh man. Blopsy Kevin Reyes ng Signal Ultra. Blopsy. Si Easy Money Blopsy. Ang tunay na Easy Money. Too easy for Blopsy. Oo, yan. Too easy for Blopsy. Na nanonood ngayon. Ayan, tropa natin yan. Tropa dikit. Ayan, so yun na nga guys. Base sa ating lineup, Kuya Wolf, parang mainit ang Mincitar pick ha. Parang first time ko ulit nakita ang Mincitar ng Signal Ultra. Ang sabi dito ng Signal Ultra, alam natin na execution makukulit ng mga player na mga hero. Ang ginagawa nila, makukulit sila. So, puro sila dash. Sabi nila, Kofra. Hindi natin nakita eh. Sorry, nakita kasi namin, Kuya Blopsy. Mamaya na naman makikita yung draft. Si Kofra, pero may Kofra pa rin sila, Kuya Manjin. Ay, may Kofra pa din. Yung sinasabi nila dito, dahil makulit ang execution, gusto ng mobility, gusto ng dash, sabi nila. Hindi kayo makapag-dash. Ibabouncing ball namin kayo. Pasensya na guys, kasi ini-entertain namin yung mga tropa nating six man. Dapat magkaroon tayo ganito na lang, gawin natin. Kunin natin lahat ng mga six man. Tapos maglaban-laban natin sila. Six man. Sila ang all-star. Six man all-star. The six man all-star. Ay, magandang call. Kuya Munton. Kuya Munton. Six man all-star. Isa lang. Parang kahit 3-bit, kahit 4v4 lang. Kahit 4v4 lang. Ah, Lolita pala. Lolita, kinala. Kala ko kasi magkakulay kasi yung Lolita tsaka Mincitar, guys. Pero hinover nila kasi yung Mincitar. Oo, pero patay yung Lolita. Ayun, Lolita. Hitap, si Lolita. Nice first blood na magbumula dito sa execution. Pakilala muna natin, Kuya Wolf. Si Dian ang gagamit dito ng Kaja, Lard, ang Beleric, Pakbet, ang Lunox, Zapnu, si Kuya Gushon at si Eo Max ang Cho. Sa Signal Ultra naman, si Kuya Tets sa kanya Lolita, uy, classic to. Sa Disanya naman, sa kanyang Harith Yako on the carry. Few sa kanyang Neomort and D sa kanyang Kutra. So Yako nag-carry this time, Kuya Manjin. Medyo mainit dito kasi kailangan din nila labanan ng damage burst output ng execution. Ang ganda ng early game hanggang mid game ng XD. Actually, hanggang late game secured sila dito sa damage. Pare, meron pa silang insurance ng Beleric Clinic. Kailangan nila ng magandang pick of game kasi with the help of the Kaja, instant
parang snap ni Thanos. Oo. Yatap ka agad ang pwedeng mahuli dito sa Signal Ultra. Kahit sino ka pa. Kahit sino ka pa. Oo, ako sa bagay. Wala namang pinipili talaga yung snap ni Kuya Thanos. Totoo, totoo, totoo. Kahit yung Ultra dito man lalambot, mga kaibigan. Pero, so, either mag... Sa ano kasi, ML, kasi naniniwala na ako sa mga... Sa kasabihan. Na either ikaw si Thanos. Oo. O ikaw si Tanso. Ah, so, tama, tama. Pag Tanso ka, choco ka. Oo, chocolate. Yun ang mangyayari sa'yo. Pero eto, both of the teams, 2 minutes in, tama nga, level 4 sila dito at mukhang rekta na kagad ng execution. Let's go! Punta kaya, tayo kaya dito sa pagong. Siyempre, taas ang damage nila. Dalawang mage, technically speaking, lot of burst. D wants to contest this, pero wala pa siya ultimate. Ituloy, na-attack siya. At patay si D, napag-bouncing ball. Mataas pa. Hala, Kuya Zap, ay, boy, ba, boy pa din. Joke lang pala. Joke lang. Ba, Kuya Zap yan. Pero si Desanya, ang naglinis dito. May summon force na ginamit at mababa-back na yung mga members na execration. Liam or Defew. Pero yung retribution kasi, na kay Kuya Zap. Ba, Kuya Zap. Lods. Ba, Kuya Zap. Lods, dito tayo sa pagawang Lods. Parang ganun, ganun yung sinasabi. Lods, dito tayo Lods. Sa pagawang Lods. Parang yun na nga ang sinasabi ni Kuya, ni Kuya Zap dito. At dahil dyan, execration, demolishing, Signal Ultra, Bobby Trix. Lods, Lods. Lods, back tayo Lods. Back tayo Lods. Oh, nako! Bouncing ball Lods. Ay! Bola, bola, isa lang. Hampas. Ocho Gaba. Ocho Gaba. Hampas, hampas. Ocho Gaba. Ang bilis tumakbo, bilis tumakbo. Ocho Gaba. Ay, naupo, hindi naupo. Balik. Oh, ay, bumalik. Kalma lang, kalma, kalma. Medyo mainit. Mainit ang laban natin, Kuya Wolf. Lods. Lods. Safe naman ako doon, Lods. Lods. Safe naman pala ako doon, Lods. Okay naman. Binabati namin si Kuya Zap. Tropa kasi namin na si Kuya Zap. Lodi, Lodi. Lagi siyang ganun mag-command eh. Pag nagwa-one game si Lods. Lods pagong kaya, Lods. Parang ganun na lang. Ganun-ganun. 5-3. Natatawa si Kuya Toshiro. Alam niya eh. Alam niya. Alam kasi ni Kuya Toshiro yan. Pero guys, in all seriousness, ang nangyayari dito sa bandang Clash, si Zapno kasi, Bobby, ano siya eh, siya ang ultimate police sa ML. Let's go. Pagkalati na yung mga buhay ng kalaban, talagang clean up siya. Pero Tets, Minun, na kumunekta pa dito. Kumunekta! Actually, mapapatay pa yata. Turn around! Wala kay Kuya Tets. Classic na kay Kuya Tets yan. Pare siya nga nagpauso ng Tets Meow to Loli. Tets Meow to Loli. So, kumbaga, to, Ochogaba. Ochogaba. Oy, hindi, hindi. Labot, diabot. Pero may summon post dito. Merong order bleeds, mga kaibigan. Nature Shield para kay Kuya Lard. Pero ang ganda ng Tyrant's Reach sa loob ng tore. Ay, napiyo po! Grabe, Diver! Diver! Ang ginawa ni Ultra, sabay kuha pa ng Torre, double kill para kay Harith, and di, nagawa nila yun dahil sa Abelric Ultimate, Kuya Majin, tas tamang juggle nung turret agro. Kaso si Dian, yun, nakakita ng, ano, ng prutas at napitas. Di pwede yan, sabi ni Kuya Dian. Yako? Patay din si Kuya Yako. Pero pare, Kuya, ang napapansin ko sa laban na to, maglalaban ata yung dalawang mage sa gera. Talagang gera kung gera, walang tigil, oh. Walang tigil. Tets, trying to fight, trying to defend, pero hindi na niya makukuha yon dahil mayroong isang cannon na nag-survive. Yeah, sinubukan ni Tets atakihin yung execution dito para lang, if ever, mapamali ng pindot yung exe, titirahin sila ng tore. That's right. Pero anong nangyari dito, sabi ng exe, discipline na tayo. Discipline, tore discipline, lang. Discipline ng Duterte, tore lang. Tamang basag si na Kuya Eto Max dito. Nakuha pa ng exe ang advantage habang si D. Lods. Lods. Oh, medyo bad decision mula sa Signal Ultra. Nandito si Leomord with the Phantom Steed activated. Desanya, nandito na rin. Merong buff. Wants to go for Dian. Zaman Force, hindi masyado kumunekta dito. Pero okay lang. Ang kati pa rin. Belleric nag-ultimate. Ang ganda ng ultimate ng Belleric dito. Habang si Eto Max nasa bandang gilid. Kalahati ang buhay ng pagong dito. Habang si Sanya, Nirao Rocket, kinikayos bolt ni Kuya Pakbet, pak na pak, bet na bet, at si Miba naman ngayon ni Eto Max, 11-6 ngayon, execration taking advantage of sa turtle, mga kaibigan, na magsiyako pre-farm lang sa ating top 8. Ako na lang yung pagawang Lods. Endless battle para kay Yaku, pero ang very notable doon yung execration na galing nila mag-punish, hindi sila nagpa-tipak sa Signal Ultra, kahit pa yung Signal Ultra. Yes, maganda execution but wrong decision nonetheless. Parang correct. Maganda yung pagkakagalaw nila dun sa laban pero logi talaga sila. Yes. Inherently. Yes. Sa nangyari din dahil paisa-isa sila. So, kahit pa individually speaking maganda yung mga pinakita ng members ng Signal Ultra. Yes. When it comes to teamfight, execution wins that. Kasi maganda yung kanilang pagkaka-move as a unit. Tsaka yung ginagawa ng exe dito pare, kaya nila lumaban ng tatlong different parts eh. So, pwede silang 2-on-2, pwede silang 1v2, ganun eh. May mga mobility yung mga heroes nila dito. Yung Signal Ultra kasi, medyo aasa sila sa setup na meron ang flank,
ng ni Few, yung Tyrant's Rage, at syempre yung Lolita Ultimate. Na alam na, well, ilang beses natin napanood yung Signal Ultra, na-execute nila yun na maayos. Yung synchronization ng skills nila, alam nila kailan isushoot. Pero lagi silang napipitas. And ang napakasakit ng burst na meron yung Exe ngayon. Yeah. Well, and speaking of burst, dahil sa kanilang pagkakakuha ng kills through their burst, ang laki ng lamang nila ngayon, 19. Okay, oh, which means na 3K sila lamang, may nahatak pa sa dito, and there's the burst! Wow! Tits, napatay agad, ganun lang kabilis. Kufra, tumalon dito, revenge? Pero hindi yata maganda to. Chrono dash in from Dizanya. Can this be enough? Dahil may Zaman Force na naman si Q. Yeah, si Q actually getting the kill. Yes, we'll get the belly ring, pero mapapatay siya, yes. Oh, and now Yaku, nasipa dito, under the turret. Oh, yung gandang sidestep mula kay Etomax. Oh my G, si Dizanya ang natira, napapaligira ka na tatlo! No, the Illuminati Triangle, mga kaibigan! Triangle opens! Triangle opens! Grabe kung mapapanood mo yung replay doon, Kuya Wolf. Yung galaw ng execution, mala San Antonio Spurs. Pass the ball! Pass the ball! Ang nangyari doon, Bobby, lahat sila nag-fake tago. Ang galing! Ang galing! Tapos may sidestep pa si Etomax. May sidestep pa si Etomax. Ang nangyari doon, eto guys ha, kung may crash course tayo, yung Exe, naghiwalayan sila, body-body system. Body-body. Dalawang bush, inambush nila. Nandun sila, tapos biglang akala ng Signal Ultra, wala. No, akala nila nag-back. Akala nila nag-back, na-fake back sila. Na-fake back sila doon. Na-psycho. Na-psycho sila. Yung execration, si Kuya Dian, nag-gale wings pamlapit, tapos kuha na ng ano, kuha na ng kadena ng ginto sa isa, hiwalayan portion yung clash, yun yung kainan ng Signal Ultra dito kasi Exe, nasabi natin kanina na kaya nilang pumatay kahit dalawa lang exactly. Sila dahil sa burst. Ito Max, tinake advantage yung high and dry na emblem niya dito isolate Yaku and still deal the damage. Actually, napatay pa nga niya doon si Yaku with that sidestep, with the flicker. Yes. Ginamit even under the turret, ang lupit ng pinakita ng execution. And ngayon, medyo triangle opens. Triangle opens, medyo tagilid. Ito na naman si Dian, umaamba, kadena ng ginto. Kalma lang. Pero eto nga eh, Kuya Yaku kasi may bounty rin siya dito. So kailangan niya rin ma-take ng kills kahit papano para magamit yung bounty. 8 minutes, magna 9 minutes na pare Koy. Pabuo niya pa lang ang golden staff. Even though siya yung pinakamayaman sa kanilang team, nakakadalawang, makakatatlong core item na yung execration in a while dito, Koy Wolf. Well, actually, lamang ng 6,000 execration overall as a team. Zapdos actually having so much farm na rin. As well as pakbet. So if you take into account pa yung farm ni Etomax na medyo nagsosolo kanina, tapos lumalaban na rin dahil sa kanyang dahil sa team fight na it allows the team fight for execution. Yes. Nakuha pa siya ng additional gold. So overall execution in a very 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 good spot. Yun nga, pero guys, take into account na if ever matagal na kayo nanonood ng MPL, sanay ang Signal Ultra sa ganitong sitwasyon. Hindi pumapabor lagi sa kanilang early game. Mas gamay nila ang mid game pag nagkaka-items na yung mga heroes nila. Mas dun sila nakakagalaw. So this is not new for us. Para sa mga bagong viewers natin, yun po ang kwento. Hindi po tatagaroy ang comeback things ang Signal kung di sila komportable sa ganito. Yun yung sinasabi natin, Tyrant Sage sumabas. Pero nagpulti ang Beleric dito, Zaman Force. Eto na mga nakap na gumula kay Etomax. Pero mula sa likod, Kuya Zap, siya lang mag-isa, 1-on-3. Pero naku, binuhos lahat sa kanya. Habang si Macbeth tumitira lang ng mga Chaos Boltings. Habang si Yaku naman, o Phantom Step, pero kinulang pa din. Ubus ang lahi. Ang bouncing ball, pero tapos na. Nakupod lang sa number si Macbeth dito. Able to take the Kufra Tets. Running away, pero nahuli siya ni Etomax. Triple kill! Kamote! Kamote kayo! Etomax to! At rekta na ngayon sa Lord ang execution. Grabe yung laban na yun, yung pangalawang pang championship, pang YouTube. Pang YouTube yung laban na yun. Naku, tiba-tiba na naman ng mga YouTube. Pero yun na nga, Kuya Wolf. 21-11. The isolation technique. Hindi nagkaroon ng time yung execution tabi-tabi. Ayaw nila. Mas gusto ng Signal Ultra na tabi-tabi sila para ma-shoot yung Tyrant's Rage, ma-shoot yung Lolita. And ang mahirap dito, yung combo kasi ng Lolita at saka nung Kufra, medyo mahirap isync. Mahirap timingan, Bobby. Timing. Kailangan sobrang ganda nung inyong, communication. Pasok. Pasok yung timing. All of it has to be aligned for execution. Again, yung mga pinipili nilang laban dito is dun sa mga lugar kung saan pwede nilang ma-isolate yung mga members. Totoo, totoo. Medyo nakakatakot yung nangyari na naipit si Zapdos sa likod. But because of the fact na si Etomax, ang ganda ng mga target choices na dito, nahihiwalay niya yung mga kalaban. Tapos nagpo-proc bigla yung kanyang emblem set high yes. And dry. Ang bilis nilang mag-burst ng mga hero. Yun na nga, at medyo dahil dun sa clash na yun, tumagilid ang vapor. Bigla. Ng Signal Ultra, pare, and talaga, the second pick sa MPL draft, talagang pinapatunayan lang ni Etomax dito na isa siyang deserving player
sa MPL dahil sa kanyang pinapakita. And look at this, execution utilizing the Lord pressure sa baba. Pinush na nila lahat ng lanes dito. Oh, outer turret, wala na. Eto na, boy. Inhibitor ang kinakatokan dito ng execution. Siya tumaksa nun sa taas. Ang katinong damage siya. Siyempre, may endless battle at bawat Jade Kundo niya, masakit, bawat shoot pa niya na uubos yung buhay ng Torre. In fact, napatay na yung inhibitor turret dito sa gitna. Yung taas, buti na lang, napensahan dito ng Signal Ultra. But, again, execution, nasa abante ngayon. Kaya Majin, natakba dito, nakubos, hindi, mamaburst yata. Yes, it will be there. Pero duminong blast, kumulik na dito sa tatlo. Actually, apat yata. Pero ang kunat dito ng members na execration, nahuli pa dito. Patay yung city sa kanya. Goes down, stop sa likod, napatay yung show. Pero patay naman yung carry, may traction pa para buhay na buhay. Yun nga lang, mapapunish pa rin. Pero, naubos naman ang Signal Ultra. Isa na lang ditira. Si Yaku, na. Yaku. Si Vue, it's Vue actually. Si Vue pala to. Sorry, madalag ka si Yaku, Vue. It's Vue Mea, ang idol ng mga kids. Ang kilala lang ng mga kids si Vue, mga kaibigan, the defender. Oh my G, 25-14. Grabe. Grabe yung cost na yun. Sabi ni Vue, whatever it takes. And Dian, with the clutch, kaday ng ginto. Uy, Wood. Grabe. Ang ganda ng kaday ng ginto. Kaday ng ginto wins games, kaya Manjin. Oh boy. Fortunately for Signal Ultra, nakaramdam ng konting asim yung execution. Pero ang overall effect kasi nito is, napipigilan yung carry dahil fourth death na yun. Oo. Tapos yung Torre na ano pa nila, na chichipoy nila. Tamang chani. At talagang pressure ngayon ng Signal Ultra. Kasi mapapansin natin na yung mga ganong engagement, kasi yung lineup ng Signal Ultra, gusto talaga nila teamfight eh. And how do you deal with teamfights? Kunin mo yung isa, walain mo yung isa, Gucci wap ka na. Gucci. And look at this, corrosion site para kay Etomax pare. Ibig sabihin, kaya niya mag-take ng isang, kahit siya lang mag-isa, exactly, mapipick off niya na dahil sa slow na hatid ng corrosion side. As well as the damage na pwede mo makuha out of that. Tapos meron pa siyang, I believe, endless battle. And D, it's actually struggling right now. Alam mo, ang medyo pangit sa Kufra kapag medyo nasa, ano kayo, nasa pagtagilid. Pagtagilid kayo. Kasi you want the Kufra to take advantage of the vision. Yes, diba, hindi ka kita to initiate. So, vision and initiation para kay Kufra. Pero pag gantong alam ng execution kung nasan ka, nanenegate yung effect mo, yung 8 gahaba mo, yung, parang wala, hindi 8 gahaba. Ganun ang mangyayari dito. And tingin ko talagang very commendable si Dian dito sa kanyang mga clutch divine judgment, yung tinatawag na natin kaday ng ginto. Kasi nakakatatlong clutch na sila na laging yun yung opening winning factor. Diba? Opening winning factor. Pero naman. Pero may immortality siya dito. Dumun, last dito. At tama, D have to flicker. Pero habol pa rin ang Kufra natin dito. Few. Nahuli si Lard. Actually, natak niya pa-forward dito si Lard. Si Etomax, nakapag-clear out na nga ng inhibitor doon. Grabe, sa top. Indie films. Okay. Okay. Roll of thirds. Pero kumasok na naman. Ay, naku po. Lason ba hindi? Hindi, walang burn. Kinulang yung burn. Merong burn, pero kinulang yung burn. Oo, tama. Pero eto, Kuya Wolf, napakaganda kasi ng ginagawa rin ng XA. Pag yung ultimate ng Beleric, wala na siyang pake kay Zapno, kay Pakbet, at kay Etomax. Mas pinoprotektahan na lang ni Lard, si Dian. And eto pa, Kuya Wolf, pa, ayon sa ating mga expert analyst sa MPL, ang execration kasi, mas nagiging X-Factor yung mga tanks nila dito. Oh, nako po. Si Lard, the Lard and Dian duo. Ayun ay sinasabi natin, combo! Oh. Nako po, pero si Dian yata mapapatay dito. He'll be shut down by the Leomord. Hinahabol ni dito ni Fuse, si Zapdo. Kaya pa nila patay, may truncheon na ginamit. Kaya pa tumakas. May setup, may setup. Si at si Pakbet, pero yung Lord papunta sa gitna. Nakapatay na si Yaku dito. At sa Gushion down, tatakbo na dito. But Fuse will be shut down. Kiri Spring para kay Lunox. Oh my God. Pa rin ang execution. Dalawa ang de-depensa dito para Signal Ultra. Laban sa tatlo, kasama din si Lord. Kaya ba nila ito, Kuya Manjin? This is the biggest question right now. Eto na, it's time to end the game. Execution, makakagwaban magandang execution. Way of the Dragon. Pero Vue, meron siyang Phantom Step dito. Eto na ang depensa. Totoo ba ang comeback? Yakumania natira. Pero execution, isang game na lang para sa kanilang upper bracket position. Zap nung napabalakpak na dito kayo. Lods. Panalo tayo, Lods. Lods, panalo tayo, Lods. Well, this is just one game pero ang dami natin pwedeng matutunan dito from execution. Number one, lamang ang prepared. Mukhang handa yung execution. Mukhang nag-init eh. Parang, nag-init eh. Ang aga nila pumasok. Ang aga, yun, lamang ang maaga pumasok. Tandaan totoo yan. Totoo yun. The early bird catches the worm.
and pinatunayan ng X eh. Oh my G! Itong shift. Kasi para talaga silang ano dito, prepared Kuya Manji. Parang gamay na gamay. Parang yung sinasabi nilang hindi nag-practice, parang peke. Parang peke. Ito yung... Parang peke. Ito yung sinasabi nila, put yourself in the zone. At nakita natin yung triangle offense ng execution. Eh, ito, mamaya makikita natin sa highlight maya. Siguro yun. Around the, siguro 7 minutes or 5 minutes, there's this specific ambush na ginawa ng execution na dalawa body-body system pumunta sa bush, napaharap ng onti yung signal ultra, hinila, and doon na nangyari yung snowball ng execution, Kuya Wolf. That's actually true. Ngayon, makikita natin. That's it. So, nakikita nyo ngayon yung pag-in and out ng execution, paglabas out of the vision of signal ultra, Yaku dun sa likod. Ayun, nakaabang agad si Eto Max. If you look at the minimap, dun agad inunahin niya, parang chinek niya agad si Yaku para hindi makatulong. Tapos, sidestep. Look, ito yung triangle open. So, ayan o. Bermuda triangle hatak. Wala kang no choice dun, Kuya Wolf. Wala kang pupuntahan. Sabi nila, sumuko ka na, napapaligiran ka na namin. And ito yung sinasabi natin. Gusto pumitas ng signal ultra, but there is the hill na mula kay Lord. So, medyo na patagal. And look at Zapno dito. Nawala ng focus fire yung signal ultra dahil humarap si Zapno. So, Zapno sacrificing himself for his team para ma-disorient. Yung pinag-usapan natin kanina, displacement. Ang key to, isa sa mga key to victory sa ML. At kitang-kita yun kay Kuya Zap. Yeah. Eto Max really played this game well. Pero, you have to take note, ang ganda ng hatak dito. Ni Dian. Execution will actually lose 3 heroes dito. But, Signal Ultra, ang laki na nung nawala sa kanila after this. Nag-transient pa nga dito si Zapno para makaligtas. Ito buys up time for his team. But overall, execution, yung kanilang... Lahat na kanilang teamfight choices dito, sobrang smooth. Swabe. At lahat sila dito nagkaroon ng ano, walang star player. Lahat may role eh. Lahat may, kasi may ambag, kumbaga. Si Pakbet dito, pare, talagang chupoy-chupoy lang sa gilid. Look at the assist na meron ng execution ngayon, pare. Lahat double digits, so 16, 19, 12, 14. Wow. Si Eto Max na nga nagsusolo kill sa kanila, pare. Kasi role niya yun eh. So ibig sabihin dito, execution talagang nag-review, pinaghandaan yung thesis, eto na ang kanilang thesis defense. Kaya sila maaga pumasok. Correct. Kaya sila handang-handa execution dun sa game na yun. And I guess ito yung masasabi mo na isa sa mga top performances ng execution. Going down the history, one of the best performances overall of our team. We are heading into draft of game number 2. Let's see how execution or Signal Ultra will adjust. Dahil game number 2 na, napaka-importante para sa pareha sa team. Ito na yung masasabi natin, Kuya Manjin. The make or break play. The make or break game. Yes. Literal na tong game 2 ng series na to, magsasabi sa atin kung pasok, sinong pasok. Oh, yes. Kasi kung manalo man ng Signal Ultra dito, sila na talaga ang nasa side upper ng upper bracket. Kasi ang kailangan po ng X-E ay 2-0. 2-0. To tie up or probably go higher. 1 point. Sa X-E. So, tingnan natin dito dahil Kaja ang priority ban ngayon ng Signal Ultra. And I like the Digi priority ban ng X-E. Kasi talagang ayaw nila mawalan ng crowd control sa side nila. It seems like execution are far prepared dun sa Kufra na talagang pinag-aagawan ngayon ng team. Sabi nila, hindi, handa kami sa Kufra, priority namin yung Kaja. But Signal Ultra, kind of answering in return, bina nila yung Kaja dito among anything else. Now, Grok might be available because of this. Pwede tayong makakita ng harit na naman dito, Kuya Wolf. Pero tignan natin, Minotaur na naman, same bands. Para sa side, same set sa side ng execution dito. Ano kaya ang opening ng Signal Ultra? Will they go for the Selena? Actually, Selena is a good answer sa type ng play ng X, yung pick of game. Yeah, but I guess hindi pa siya yung first phase mo na ipipick. Pwede ba siya sa next? Grok? Definitely gonna be picked by Signal Ultra. Hindi mo naman din ibibigay yan. Pero ang nakakatawa dito, yung execution. Yung reaction nila after nakangiti. Handa pa rin. Handa sila. Handa execution dito. May plano sila sa Grok dito. Kasi total, Grok nga naman ang isa sa mga best pick ng Signal Ultra. Ever since season 1, favorite ni Dian. So, pwedeng basa na ng X kung paano gagalawang Grok dito. And knowing na pag may Grok ka sa team mo, gusto mo ng maagang rotation dahil nga sayang yung passive mo, yung extra armor. Pero look at this. Yung pinakamataas na pick and ban nung season 2 ay nasa side ngayon ng X-E, Daharit and Kimi. Damage output ko yun. I'm actually surprised na kinuha nila parehas, Daharit and Kimi. But at least, makuha nga nila yung mga
overly strong heroes. But this will mean that Signal Ultra meron silang insurance na makakuha, like late yung Claude. Yeah. Pero kunin nila Leomord and then probably another Thames, mage. Maybe? Okay, they need a hero na kailangan ng long distance na pwedeng pumasok sa Kimi. Kasi ang kailangan mo naman sa Kimi yung reach eh. Hindi mo siya maaabol kagad, may dash pag nag-sprint pa siya. So kailangan mo nang dumadash out, dumadash in. Yeah. You know, ito masasabi ko kay Desanya and his Gusion. Kasi hindi mo siya pwedeng i-compare with other Gusion pairs like Karl, for example, or kay like Zap no, na hindi mo mahuli kung per se. Ang masasabi ko ay design niya when he plays the Gusion is kabisado niya kung patay or hindi. Ah, ganun. Oh. And yung kanya, iba yung treatment din niya sa Gusion eh. Kabisado rin niya kung paano mag-clear ng wave. Ah. So parang kabisado niya kung kailan siya papuesto, kailan siya maglalabas ng mga blades niya. So para talaga siyang si Gusion, bilang niya yung blades. Bilang niya yung blades, Bobby. So medyo interesting to, pare ko, dahil Beleric Clinic naman ang pinick ng Execration and they are now respecting the Cho pick na pwedeng piliin dito ng XE, sabi dito ng Signal Ultra. Is it going to be the Kimi game, Kuya Wolf? Protect the Kimi ba to para sa side ng XE? And eto, para sa akin, never ko pa nakikita nag-Kimi ang XE. Kung may gagamit man nito, actually, siguro si Pakbet or si Zapno? That's actually an interesting question kasi I think yung... I think Pakbet will go for Harith. Tapos Zapno... Is that Kimi? Pero baka ibigin lang ito Max yung Kimi kasi feeling ko kay Zapno pa rin hunt sila ng fighter na may yung, mobility yung medyo assassin type medyo eh. Assassin type. Kasi, si Zapno kasi yung laro niya mga kaibigan sweeper okay. Yung siya yung maglilinis police, papasok police. Sa gitna oo puli yung tawag puli na, po namin doon police gaming nagsimula na yung clash tapos ikaw lilinisin mo huhulihin mo na lang lahat ganun tapos na yung laban doon ka na lang maglilinis now okay naku eto na Signal Selena na mention natin kanina. It's gonna be picked here by Signal Ultra and I think it totally makes sense in this lineup. So, nag-isip na lang dito yung Signal Ultra. Will we go for Lolita or kuha ba tayo ng Kufra ngayon? Maganda ang Kufra dito para Signal Ultra dahil it counters the Zaman Force Chrono Dash na meron ang Harit dito. And kung iisipin mo, the Grok Block, yung Guardian's Barrier, can is a good combo doon sa Tyrant's Rage kasi kahit lumalaban kayo sa open space pwede nyo gamitin yun pang ultimate so kailangan ng isang magandang counter meron ng magandang form ng counter dito ng Exer which is sa Akai and sa Beleric kailangan pa nila siguro ng isang assassin burst ganun napasok sa lineup nila Martis is open. Kailangan nila pang execute Martis. Lupit na very good predictions at mukhang galing sa future dito si Eman Jean. Yeah, I was gonna say na okay talaga yung Martis dito kasi meron siyang tinatawag natin na parang alam mo yung technical iframes. Oh, Ashura's Aura. Yung compress. Yung ano, yung pinompyang. Pinompyang. Pompyang Gaming. Sabi niya, sige, meron kang pompyang Kufra, mas maganda yung pompyang ko, sabi niya. Ayo, yung pompyang ni Kufra paharap eh. Paharap sa kanya papalakpak. Oo. Pa compress. Pero yeah, I was gonna say na itong Martis bukod dun sa Ashura Aura, meron siyang Mortal Coil which gives him yung iframes na tinatawag natin or yung mga frame na invulnerable ka from a crowd control. Crowd control, yes. So, parang siyang Shun po, at that point na, dahil sa mga potential na damage na crowd control coming out from Signal Ultra, pwede nga nilang gamitin yung Martis para may damage pa rin sila through the stunts. Ay, para pang dodge. So, para ka lang din nag-cho eh. Kasi halos same lang din yung second skill noon. Yeah. Pero, yun na nga, ladies and gentlemen, ito na ang make or break game for both of these teams. Kung sino manalo dito, pang-apat na sila. Exactly. Itong specific game na to, let's hop into game number 2 of this best of 3 series. Everything is at stake. Kung sino manalo sa game na to, siya ang pupunta sa upper bracket at tatayo na kami dahil intense Signal Ultra on the blue side. Tets sa kanyang Kufra, Desanya sa kanyang Gusion, Yaku on the Leomord, Few sa kanyang Selena, and D sa kanyang Grok. Para naman sa Execration, si Pakbet ang gagamit dito ng Kimi, Zapnu ang gagamit ng Harith, si Lard ang Beleric, Dian ang gagamit ng at si E2 Max ang gagamit dito ng kanyang signature, Martis. Eto na, sino makakalaban ng Bren para sa pinakaunang laban ng PL Playoffs. Dito natin yan malalaman habang si Kuya Pew naman dito tumatayo sa mga halaman nakuha at tumama na naman ang pana Kuya Wolf. What's interesting dito ngayon sa laban natin, Signal Ultra having 3 retributions. So ibig sabihin dito gusto nilang pumalag sa mga objectives.
some macro objectives like yung turtle, like yung lord, at minor objectives like yung mga buffs na yan. And I think na mapuprove natin dito na Grock pa rin ang hari ng pag-invade or pag-defensa ng invade. So, totoo, hari ng jungle totoo. Pa rin dito si Grock. Totoo. Paano masabi yan? Kasi siya pa rin yung reason kung paano napag-defensa yung signal ulta doon. Yes, next secretion yes. Thought na pwede nilang outspeed yung clear na nitong ni D dun sa jungle, dun sa sariling jungle signal ultra, but that didn't happen. Never talaga kasi, last. Boy, passive. Passive nung Grock. Dagdag armor, dagdag ano, resistance pag lumapit sa mga bato-bato. Kaya nga siya tinawag na pusong bato. Yeah. Mariko, i-never mong mapapalambot yan, Bobby Trix. At dahil dyan, signal ultra, medyo nasa comfort place sila ngayon ha. Kasi yung Fiu ni Selena dito is a championship Selena. Selena ni Fiu. Oh, championship Selena yan. Nice. And with execration, having the peak of type of gameplay earlier, sige, counterin na natin yan. Lagay na natin yung mga vision game nung Abyssal Arrow. Yeah. Mm-hmm. And it's, ito na nga, tanim mo na dito kay Fiu. Dun sa mga spaces where execution can come sumingit, from. Yeah. And ang maganda din sa Kufra, by the way, is kaya niya mag-depensa dahil sa kanyang bound symbol. Oo. Safely. At the early stages of the game, kaya niya mag-depensa ng Torre. And hindi na tama yung maximum energy doon coming out from Pakbet. Pakbet. Pero Pakbet, mga kaibigan, first time ko nakita ang Kimi ni Kuya Pakbet dito. Kind of na, pwede natin sabihin dito yung specific play style ni Pakbet kasi Action Jackson maglaro. Si paring Pakbet dito. Pero let's see kung ano ang ibibring niya sa ating table habang pinipressure ngayon ng execration ang top side. Yeah. Two sprints pala ang next ang dalawang spell dito ng side ng Signal Ultra. So talagang gera kung gera pwede nilang gawin. Ayun ay sinasabi mong mga roses. Yun na nga. Tama ka dun kanina, Kuya Wolf. Kabisado ng gadisa niya. At ako pa sinasang kill. Walang pakialam ang Signal Ultra kahit nasa Torre yun. That was a Beleric, Kuya Wolf, na medyo mataas ang buhay and alam ni Lisan niya na patay yun pag ginamitan niya ng ulti. Kabisado, like we mentioned. At masabi ko ito, grabe yung harang ni D. Uy, Zapdo, almost dying. I wanna go back to what I was trying to say kanina. Yung harang ni D, sobrang creative. Kasi normally, harangan mo yung retreat. Pero ginawa niya, hinarangan niya yung parang medyo forward para maipit sa likod ng Torre. So okay lang, kahit ipit sa Torre, wala namang ibang pupunta. Walang so no napatay choice. Pa rin. Walang no choice. Execration. Yun na nga, paring Gold. And right now, execration, kailangan nila mag-ingat dito. Ha? Kailangan nila mag-position na maayos. Kasi pare, if ever tumama yung arrow ni Fiu, yung Tyrant's Revenge ni Tets, abot shoot, agad. Shoot na shoot kagad. Easy set up kagad sila dahil 8 gahaba. Dalawang 8 gahaba skills Yo. Ang pwedeng ipasok ng Signal Ultra dito. Probably, ang pwedeng gawin ng exe dito, iwas pusoy muna sila. Farmin si Eto Max. Kayang-kaya mag-farm ni Eto Max dito. Pero Eto, nagkakabakbakan ang dalawang ano natin dito. Ang dalawang solo laners. Oo. Pero mag-i-invade na naman ng Signal Ultra dito. Oy! Mas lamang si Eto Max. Kasi meron siyang ultimate talaga na mas mataas yung damage compared to the HPC. Yes, tama ka dyan, Kuya Wolf. Eto, umaamba si Kuya D. Crab coin ang gusto nila. Si Tets nag-stretching dito. Gustong kumuha ng isa. Pero ang pagong natin ay nasa bandang top lane, mga kaibigan. Few. With level 7, Kuya Wolf, the highest level na naman ngayon, the championship Selena ay nagpapakita sa ating laban dahil tumama na naman kay Kuya Zapno. And Zapno, wala siyang mahuli dito sa kanyang mga synchro vision, pare ko. Grabe, really give flashbacks dito sa Grock ni D from the previous seasons. Oo. Sobrang master niya talaga tong Grock na to. Nakita mo, under the turret, Nagsasayaw lang. Ito yung isa sa mga commendable things about Signal Ultra, pare. Kapag nakuha nila yung comfort picks nila, medyo kabahan ka na. Oo. Dahil isa sa nakakatakot sa kanila, sobrang galing nila pag ito yung mga heroes. Mastery is real. Oo. Para Signal Ultra, kabisado kung ano yung hindi lang yung nila. Damage, yung pati yung range. Yung pwesto. Oo. Kahit hindi na nila tignan yung cooldown dito. Ramdam mo, nakabisado nila yung laro. At tignan mo, nadadodge out nila yung mga pwedeng potential damage na kayang ibigay ni Kuya Zapnu. And right now, Exe, hinuhold lang nila yung line. Hindi sila pumipilit ng clash kagaya nung game 1 kanina. Yeah. Alam nilang delikado ang position ngayon. So sabi nila, sige, farm muna tayo. Yeah. It's the Kimi game for the side of execution. Hey, you know, medyo ang i-questionin natin ito for execution is yung choice nila ng players and heroes. Mm-hmm. Kasi on a normal perspective yeah. For me, ang ilalagay ko sa Harith is Pakbet, Zapnu on Martis, actually, and Eto Max on the Kimi. Just because of yung parang place talaga, imagine mo lang kung paano maglaro yung mas style. Mas ganun sila maglaro, mas bagay sa kanila yung ganong combination. But yes. I'm not saying na hindi nila kaya gamitin ito.
I think sobrang expert ng mga players na to on like Zapdos. Yeah. Alam nila yan. But I think that innate na parang nature ng hero in combination with the player style, yeah, mas may alignment yun. Kumbaga sa basketball, yung init mo, medyo pinalanig mo ng onte, oh, di ba? Kung sanay ka sa three-point shooting, lumilay up ka. Oh. Parang ganun ang nangyayari dito. At dahil doon, kontrolado ng execution ngayon, ng Signal Ultra, yung mapa natin, Kuya Wolf. Execration, kaya ako sinabing Kimi game, kasi aasa sila lahat dito sa backline damage ni Kimi mamaya and sa flanks na gagawin ni Zapnu at ni Ito Max. Yeah. Medyo mahirap ilan yung Hurricane Dance sa ganitong lineup ng Signal Ultra. So si Dian, kailangan niya pumosisyon ng maayos dito, Kuya Wolf. Yeah. Nisaan niya forcing out yung Belleric ultimate, but he did use his ultimate as well. So hindi nila mapamatay si Pakbet, but at least walang Belleric ultimate for a while. Mas mabilis naman din mag-cooldown yung ulti ni Nisaan niya dito. So may uptime pa rin sila. But for Signal Ultra, nag-spread sila ng kanilang mga heroes dito. Top, tatlo, dalawa naman sa baba. Tumama na naman yung pana dito. Tets with a jump! Otsugama nga naman talaga at walang ligtas si Pakbet. Kakasabi lang natin kanina, di ba pare, from out of nowhere, bigla ka nalang tatamaan nung stretching ng Kufra pag tumama yung pana. And hindi in-expect yun ng execution, and that was under the tower, under Kuya Wolf. At hindi pa tapos, nalaman, abante pa rin ang Signal Ultra dito, pero may punish yata, that's a Hurricane Dance. It comes to Wild Charge, it comes to Nisanya dito, can he get the kill? Kuya, Nisanya, jump in, zip out, Nisanya gets the kill, at makakatakas pa si Few. Plenty lang ang pag-take ng Torre. And Signal Ultra, mastery is real. Mastery is real, kaka-evade. Simple, walang arte. Plenty lang siya lagi. This is the Signal Ultra na hinahanap natin ng game number 1, Kuya Wolf. Oh. Yatap pa si Kuya Pakbet doon. And si Pew, Pew! Ang idol ng mga kids, mga kaibigan. 4-0 and 2 para kay Selena. Imagine yung Belleric ang taas ng HP pa doon ni Lard, but Few, sabi niya, wala akong pakialam. Kabisado ko yung damage ko. This is my championship hero. Championship Kung hero. Kumbaga sa Pokemon, yung Selena, yung Pikachu ni Few. Oh, tama ka dyan. Oh boy. Hi, Nakyu. Malupit. Ang lupit. Championship hero. Championship Selena, boy. Oo, sabi ni Few. Wala na. Upper bracket choice. Is on the line. Oh boy. Papakita ko sa'yo, ito ang magdadala sa amin sa upper bracket dahil dinala namin ito sa championship. Sabi ni Pew, iban nyo to. Iban nyo pagkalaban to. Nyo kami, iban nyo to. Iba eh, no? Ibang galaw. Pang YouTube. Nako, tiba-tiba na naman. Mga YouTubers na naman. Tiba-tiba na naman. Pero okay lang. Kayo, sabi nga ni Kuya Majin, Few ni Selena. Kumbaga, pwede mo nang palitan yung pangalan ni Selena. Pero eto, nako, kinagat siya ng 7 Lions. Ikaw pala daw si Selena. Sabi dito ng execution. Nako po. Pero may kontra dito. Disanya jumping in. Ang ganda ng block ito. Pag natuloy at matutuloy nga. Kaso si Pakbet ang salingon. Habulin nga lang. Si Yaku yata maglilinis ngayon. Hinahabol niya si Pakbet. And he'll get the kill. Napatay pa yung Belleric dito. Apat ang Burado sa execution with Signal Ultra only losing one. Joaquin Burado 12-2. Ladies and gentlemen, grabe si Didi ito humarang. Tamang bouncing ball, tas wild charge, tas unstoppable strike. Patay dito si Disanya, pero okay lang yun. Wipe out, napatay yung Gushion dito with that inhibitor turret, but that will mean na nakakuha ng inhibitor dito ang Signal Ultra. Situation. Oh my G, iniisa-isa na sila dito. Signal Ultra lamang na ng 10,000 ginto. Tama ka dyan, Kuya Wolf. Oh my G, Bobby, dinownload lang ba yung game number 1? Nagpainit lang ba ang Signal Ultra? Well, we'll see. Yung execration, ang tunay nag-init dun sa game number 1. Yung masabi ko, hindi mo ma-CD. Literal na naglakad, tumama yung type 1D. Ang siya napag Mortal Coil. Pero napapalaban sila dito. Nag-pop, naku, walang ultimate. Si paring Lord dito, pare koy. Execration na on a tight position right now. Si Pakbet kanina sinusubukan niyang i-outrun yung kabayo. Pero paano mo ma-outrun yun? Kabayo yun. Hindi mo maunahan yun. Never mo maunahan ang kabayo. Athena Shield, Endless Battle, and Bloodlust Axe available now for the Leomord. Sa Gusho naman natin, Clock of Destiny, and Truncheon. Oh my G, the damage output is just too high for Signal Ultra right now. Execration, they need one miracle play. Isa sigurong magandang Hurricane Dance, tapos ma-burst ng mga Synchro Fission. Pero sa tingin ko magkukulang kasi yung damage naman kasi ng Kimi dito ay talagang pang-isahan, Kuya Wolf. Hindi siya, mahirap siya kasi yung mga tankiness, yung kunat,
ng Signal Ultra dito ay nasa walang hanggan. Grabe, na. Grabe, pinaglaruan yung Akai. Ganun-ganun lang. Merong kill na naman dito ang Signal Ultra. And in comes Yaku from the backlights. Gusto si Pakbet. Isa na lang sana mamamatay na yon. Pero sobrang taas. Ang dami siya kating Neo Mord. Eto Max, defense distance. Almost catching Zapdos doon. Pero inhibitor pa rin na makukuha dito ng Signal Ultra. Grabe yung pana talaga dito, pare ko. Oof, instant kating basag para sa Signal Ultra. Masyado na malakas din yung damage feed dito kahit yung mga traps niya, ang kate na rin. Ang kate na rin eh, no? Kasi hindi ka lang sa pana umaasa ng vision eh. Yung traps, nakakairita, may slow pa, kakagatin ka pa, ayan o, ayan o. Tama lang. Tama lang. Tamang bana lang. Banat lang. Oo, bana na naman. Uy, grabe naman. Grabe na yun. May magnet ba to? Pwede. Parang ano, may magnet parang, yung bana eh. Parang kahit nakapikit siya, parang pag hindi tumama, chamba. Pag hindi tumama, chamba. Parang hindi tumama, chamba. Nakuha dito na ating Kimi, pero masyado nang isolated doon si Dian. Oh. Dian will be slain by the Leomord. And mukhang the end is near, ladies and gentlemen. Nauliwarit na ako po! Joga habang initiation na naman. Kuya Zap goes down. Masyado mga simulig na ultra na magback ng konti. Jump in mo lang, Kobra, pero na-vanish ba yung ito ating Max, Martis? Ito, Max. Ito, the sa second drop pick, mga kaibigan. Ito Max. Oh, abulin mo. Oh, Portal Coilings, ito the Max. Kamote kayo. Base. Oh, kinagat ng Seven Lions. Ooh. And Signal Ultra will secure the slot to the upper bracket. Oh my G. Denying yung execration and for the first time in 3 seasons. Grabe. Lower bracket ang exec, Kuya Manjin. Grabe, Bobby. Nisanya with the MVP 9K gold. 9 in gold. 716. Grabe yung exec talaga. Ito, pare. Just wanna say na sa mga interview ko, sa mga players at sa mga coaches na meron sa MPL, lagi nilang sinasabi dito, Signal Ultra, basa mo yung draft nila. Oo. Alam mo kung sino, ang ganda, kabisado eh, no? Alam mo kung sino pipiliin nila. Oo. Ang nakakatakot sa kanila, pag napili nga nila yun, oo, sobrang galing nila sa mga heroes na yun. It doesn't matter kung lamang kayo, kung outdrafted, kung yung scaling nyo lamang. Basta pag ito yung mga heroes nila, kabisado nila, Master Iski. We can see how well in si Fiu kabisado. Ito, sobrang kabisado, sobrang kumpiyansa ni Fiu na mapapatay niya si Belleric. Mm-mm. And then now, this is the punish on to Fiu for probably the first time na patay siya. Yes, it was. Pero yung punish, ito, makikita mo yung perfect na grok block. Ito yung grabe, pag nag-grok ka, tas may ganyan, sobrang sulit talaga. Sulit yung grok mo eh, no? Tapos, if you will look into the Leomord, nilikuran niya, nilinis niya dito. Grabe yung execution Signal Ultra. Parang meron na sa harap, meron din nasa likod. Eh, alam nila. Yes, bukod sa kabisado nila yung hero, kabisado din nila yung galaw nung kampi nila. Yeah. So, kabisado na talaga na lahat. Kaya, oh my G. But still, props to execution, mga kaibigan, for giving us a good fight. Yeah. Pero, labanan na lang talaga to, yung game number 3. Yeah. Panalo na lang ng series. I think, nag-play into factor pa rin, Kuya Manjin, yung mastery, di ba, ng Signal Ultra. Alam nila, kabisado nila. But for execution, parang sila yung opposite nun, Kuya Manjin. Parang sila naman yung hindi masyadong handa dun sa nangyari na yun. And I think na yung hero pairings kasi, hero to player pairings eh, parang medyo questionable. Questionable eh. Parang, yun nga nasabi namin, hindi style ni Pakbet ang Kimi play. Mas pumapabor tayo doon sa Kagura, Harit, Harley, yung Action Jackson mage. Eh, yung Kimi kasi medyo passive damage ang dating eh. And Zapnu, yes, medyo parang yung Harit ay hindi rin sweeper eh. Oh. Yung Harit ay initiator. Exactly, nasa una siya. Nasa una siya eh. Siya yung main damage, tapos hindi siya yung gigitna, ganun eh. So, I don't know, medyo questionable. Hindi tayo pro player dito, pero nangyari na nangyari ko yun. Yeah, I guess merong gustong iparating yung execution na, but it kaya did namin not to happen. Oo. We will jump into game number 3, but we already know yung outcome ito will not dictate kung sino yung upper bracket or lower bracket. Siguro masasabi natin dito kung sino yung top 4 pa rin. I guess kasi may ka-type pa rin naman. Okay, but upper bracket is secured by Signal Ultra. Execration for the first time in 3 seasons maglalaro sa lower bracket, wherein isang talo lang ng series, laglag na sila sa playoffs. Pero still, kung meron kang pipiliing pusong Pinoy na team sa MPL, Kuya Wolf, medyo
nasa yung characteristics ay nasa execution. That's ilang true. Beses na tayo sinurpresa ng execution sa mga games nila. So, hindi for sure hindi magpapatalo sa game number 3 to us. We are now in the draft. Sabi mo nga, Digi priority ban pa rin para sa kanila at Kimi naman. Ang bina nila ngayon. Wow, okay. And Harit para dito Signal Ultra. Pinatunayan lang din ng Signal Ultra na championship si Lena sila, no? Gabi. Championship That's si Lena. True. Iba yung nabigay ni Few doon sa side lane Selena. Shout out kay Shin muna sa gilid. Dito, pero ang gusto ko lang sabihin is iba talaga yung nabibigay nung Selena na numarak and roll pa rin. Pero meron kasi additional, parang you can't be, hindi mo pwedeng sabihin na pag na-pick na yung Selena championship talaga. Yung kasunod eh. Imagine mo may pana, tas may kufra pa. Or may Gushon. Ang kulit eh. Makulit yung lineup. Ocho gahaba lineup. Pero eto, Kuya Wolf, Grak ngayon ang pipiliin ng execution habang Kajal, ang bilis ng pick ng Signal Ultra dito. Kaja agad tapos Lunox. Oo. Yeah. Binanil ng Signal Ultra mismo yung Gushon, which is interesting to me. Now, execration, pwede sila mag-Leo, and they will. It's probably Cho o kaya Kufra. Ito na, Kagura. Sabi ni Kuya Pakbet. I'm bringing it back. So, binalik nyo yung sa inyo, babalik ko rin yung sa akin. No more, Mr. Nice Guy. Oof. Sabi dito ni Pakbet, di na ako pwede lumay up. Kung sanay ako sa 3 points, dito lang ako sa 3 points. Now, Signal Ultra will get the Cho for themselves. Ito, Cho. Open ended pick pa rin. Pwedeng piliin ni Yaku, pwedeng gamitin ni D.O. Or, you know, pwede sila tank or fighter Cho. Tsaka dalawa yung kanilang pick of capability dito, Kuya Wolf. So, mukhang lalaban sila sa playstyle ng Exe kanina na fast pace. With the help of the Wave, the Dragon, and the Kadena ng Ginto, Divine Judgment dito, easy setup kung sino man yung magiging damage dealer ng side ng Signal Ultra. Oof. Nice ban on the Kupra para dito sa Exe. Yeah. Second phase, hindi mo gustong makuha pa rin ng Signal Ultra, yung Kufra. Kita natin kung gaano kalupit yung performance doon nung ang Kufra player natin. Na si Kuya Tets. Correct. Tets. Pero eto, Lods, ano kaya bibili natin dito, Lods? Parang... Awit tayo dyan, Lods. Lods. Nahigas tayo. Lods, wala na tayo sa pebrahe, Lods. Lods, pero okay lang. Okay lang yan, Lods. Okay lang yan. Lods, naruhin na lang natin to, Lods. Lods, naruhin na natin to. Sakit sa lalamunan. Tropa namin yan si Zap. Okay, Zap. Lodin natin yan. Nakakalaro namin. Eh, ganun na ganun siya mag-Lods. Lods, Lord tayo, Lods. Pagong kaya, Lods. Lods, kunin na natin to, Lods. Parang Lods. Tams! Lods, Tams kaya Lods. Parang okay yung Tams dito sa larantahan natin to Lods ha. Ang sakit sa lalawunan. Alright, what will be the hero for Kuya Zap? Lods. Hellcart na Lods. Kasi parang season 1, malakas ako mag Hellcart Lods eh. Oh Lods, Hellcart na lang bibiliin ko Lods eh. Parang pasok naman eh Lods eh. Lods, like and share Lods. Like and share naman guys. Mamaya bigyan na lang skin dyan Lods. Binabati ko pala lahat ng nanonood. Ayan, salamat sa Realme 3 at sa Gamely. And of course, meron pong giveaway ang Realme 3. Punta lang kayo sa mga pages nila. At syempre, pwede nyong sagutin sa pages nila at sa community group nila. Search nyo lang dyan ang Realme. At syempre, kailangan nyo lang sagutin ang tanong, kailan ang anniversary ng Realme? Oy! Oh my G! Dahil nasikip na! Tama ba yun? Random yata. Na random ba? O eto nga ba talaga? Kagat ano na lang to. Nail biting na lang. Oh my G, I like it, Kuya Wolf. My favorite hero. Ay, nako. Oh my G. Kumbaga ano na lang. Ano yun? Let's go with the flow. Binabati ko si Kuya Blapsy. Kuya Blapsy, easy money, Blapsy ka na naman! Oy, Blapsy, easy money ka na naman, Blapsy! Kuya Blaps, ano masabi natin nun? Lumiit daw si Selena! Dapat Selena, pero pwede naman kasi yung magic morph dito, Kuya Wolf, parang arrow din. Parang hindi ako agree dyan. Parang traps din eh. May plano rin.
Okay lang. Okay panindigan lang. Na lang natin. Panindigan na lang. Let's see kung pang-championship talaga ang Signal Ultra. But Execration on the blue side. Ayan, si Disanya na panana na lang dito. Execration, Lard on the Grok. Ito, Max, sa kanyang... ayan o. Oh, binubumerang o. Oh, oh, bumerang, oh. Bumerang. Oh, ito, gusto nyo ng stars? Gusto nyo ng stars? O, oh, ayan o. Oh, oh. Free stars. Free stars. Free stars. Pakbet sa kanya na. Zabu sa Hellcurt. Dia naman sa kanyang Tams. At ito naman, syempre, si Tets ang gagamit dito ng Minotaur. Disanya! Bilang naka-onesie na nana. O, oh, nag-sprint. O, oh, free stars. O, oh, free stars. Bumirang. Uy, patay yung Grok. Oh. Grabe, patay first yung Grok. First blood. First blood. First blood. First blood. Yaku. Easy ka lang kasi, Kuya Manjin. Easy ka lang. Easy ka lang. Oh, my G. Uy, pero eto. Si Kuya, ano? Si Kuya Tets dito. Gangster. Gangster. Oh. Babi, si Yaku ang gamit ng Cho. Si Pew ang gamit ng Lunox. At si D ang Kajal dito. Interesting ang nana. Pick. Oh. Binapit, alam mo pare ko eh, syempre nagka-clash na yan, di ba? Ang nangyayari kasi dito, yung nana, pinili na yan dati pa sa MPL. Two times na natin nakita yan. Pang third time na to. Correct. Na nakita natin ang nana. So, you do not underestimate the Molina smooch. Oo naman. Oo, yeah. Sige. Ibibigay natin kay Manjin dahil paborito niya. Oo naman. Pero tutuwa lang. Tunog Selena naman eh. Selena, Nana, it rhymes. It rhymes, it rhymes, it rhymes. Pwede na rin, pwede na rin. Pero ito, ito lang guys, mapag-usapan lang natin yung ability ng hero kasi dito. Nung natanong ko si Kuya Panda bakit din nila napipili, you will commit a lot of resources para lang mapatay Nana dahil sa kanyang passive dito, the Molina's Blessing, na, hindi, na parang sabihin mong may resurrection. Yung Nana dito, magiging ano siya dito, magiging Pokemon, magiging Neopets bago siya mamatay. And after 2 minutes, mare-reset. Uh-oh. So, parang magsasayang ka ng skills, di ba? Inulit ko lang. So, yun na nga, maganda ang pwede niyang maging setup dito sa laro. Yeah, let's see. Kasi, double mage ang nangyari for Signal Ultra. Nahatak si Dian, but... Oh, sakit! Gatakil isang sago. Uy, kamuntigan pa si Dian doon, pero may punish ba mula sa Execration? Hindi, wala. Dahil Dark Titans ang ginamit ng Execration. Just Grok. Backed out. Yep, 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 yep. Oh, ooh, what a timing. Order iba of brilliance. Iba talaga si Pew, you know? Passants talaga ito si Pew. Ito malapit kay Yaku. Wala pang ulti. Kumakana na. Oo, naman. Pili ko pa-level muna, sir. Baka Yaku yan. Yaku yan. Oo nga. Guys, share tayo, guys. Yes, yes. Alright. Pero ito, dito sa kabilang banda. Ayan, si Lodz. Lodz. Lodz pa lang. Gapang lang ako dito, Lodz. Lodz pa lang ako dito, Lodz. Medyo kailangan ko si Lodz. Lodz, level 5. Lods, like and share tayo, Lods. Okay tayo. Pero eto mga kaibigan, nako, kinagat na naman. Kuya Dian dito, aba, inambush yung bush. Pero eto, si Disanya talaga. Inambush yung bush. Ano inambush yung bush. Tama naman. Uy, pinayungan si Kuya Few. Konting poke lang muna kay Pakbed. Sa abdong. Tumalon pala yo. Tamang talon. Medyo mainit ang gera natin dito, Kuya Wolf. Ha? Parang nagkakalituan yung dalawang teams. Na teams, kung sino ba ang... aatakihin nila, Bobby. Kuha-kuha daw natin yung... Kuha-kuha ba, Lods? Lods, mga Lods, hindi naman namin gawang-guha yung bosses ni Kuya Jap, Lods. Pero ito! Oy! Oy! Hatak ka, boy! Kahit magpagabi! Hatak ka pa rin. Hatak ka pa rin ngayong gabi. Pero ito, nandito si na Kuya Lard, ladies and gentlemen, apa si Pakbet. And with the full buffs nung blue at syempre nung pagong, gusto nila kunin ang crab coin. Pero syempre namang Signal Ultra dito in terms of tempo dahil look at the mid lane, yung sinasay ko lang ni Yaku. First time ko nakita si Yaku na nag-show pala, Kuya Wood. Oo. Well, nakita natin yan before si Kuya Yaku. Ayun. Uy, basa. Tamang push lang dito. Takbo. Oh, Kuya. Kaya mo tumulon. May yun niyang overturn na ginamit. Pero habulin pa rin siya. Abot pa si Lard. Ang bilis si Lard dito. Ay, one charge. Okay lang. Nauntok. Pero yung Molina smooch dito na naman. Totoro. Tamang totoro. Tamang totoro sa bagay, lang. Si Zapdo nagpapagabi. Si Disanya nagpapaumaga. Hindi naman, meron siyang ano, meron siyang star. May between. Pillow, may pillow. Ah, matutulog na. Matutulog na, matutulog na. Total, mahilig naman matulog si Disanya talaga. Tama naman, tama naman. Kumbaga, pasok para sa kanya yung ano, yung hero. Bami. Pasok. Nasa meta. Nasa meta, meta, meta game. Mga kaibigan, 3-3 tayo. Ang laro natin. And biruin mo, last game pa ng exit dito. Nana Gaming. Nana Games. Nana Games. Nana Games. Mamaya sa Rankers, yan. May pipili na naman na Nana, sasabihin. Top Global Nana, napanood ko sa MPL eh. Championship eh. Championship to eh. Pag ito talaga napapanalo ng Signal Ultra, iba, champion na talaga sila. Champion na talaga. Oh. Totoo yan, totoo talaga. Oh, ito, Grok Block, Tits. Gangster, gangster Tits. Mga kaibigan. Yan. Lods. Lods, pininihan tayo ng Nana dito, Lods. Parang kailangan ko ata mag-fan, Lods.
Pero okay lang. Lords, kasi natin to, Lords. Nako, eto boy. Op, ang ganda ng sipa. Diyan ka muna. Pero may damage ba? Lords, eto na mapagamitin ko na, Lords. Si Lunox. Minowan Fury, kumulik na dito sa maraming members. Pero may damage ba? That's a Kag actually getting the kill. Patay yung Hellcurt, patay si Lords. Patay na rin yung Grok. Nakubo, naubos sila, Lords. Ubos sila, Lords. Basta, Lords. Lods, sila na natin mag-back dito, Lods. Parang lugi tayo, Lods. Atas tayo dito, Lods. Oh, pero eto si Kuya D, Ring of Order. Oh, diabot. Na slow. Uy, eto yung Nana. Ito talaga eh. Ang mahirap kasi dito ba? Three stars. Ang mahirap kasi dito sa Nana, Kuya. Kuya Wolf, di mo mapapatay ka agad eh. Kahit sabihin mo, Lods. Hindi mo mabuhay si Nana, Lods eh. Kasi... Let's make silence on Lods. Silence on Lods eh. Alright guys, pasensya na kayo kung nag-a-fan na lang kami kasi surety na yung ano dito, yung port spot na makakalaban ng Bren na biruin mo na isusulat, sinulat talaga ng commish eh. Kakalabanin ng Bren, Signal or X eh. Or X, eh, man. Parang hindi scripted. Parang hindi scripted. Now with the 0-2 actually wala pala siya nakuha ang kill dito. Wala pang kill si Lods. Wala pang kill Lods. Pag muna tayo Lods. Lods, kailangan natin yung turtle bomb Lods. Pero eto Lods, nagahilaan dito Lods. Pero pumasok dito si Kuya Tets. Mamimini one fury siya dito Kuya Lods. Sabi yung Nana Lightning Transshot. Tamang lagay siya ng mga freestars dito Lods. Lods, kunin mo na yung turtle na kuha ni Pakbet Lods. Pakbet, up. Nice man. Oy, nice one Lods. Totoro. Up. Yaku. Larder. Abulin mo. Yaku, abulin mo. Abot mo ang langit. Abot ang langit. Lots farm lang dito, Lords. Lots, ito na lang ako, Lods. Pero kaya nyo na, tayo clash na, Lods. Pakbet! Uy, pinayungan siya ako. Bawal ka muna umuwi. Bawal ka dito muna. Dito muna, chill muna kaibigan. Tayo. Oh. Payong kaibigan ni Kuya Pakbet. With the Lightning Truncheon as well. Pero, medyo na, ang nangyayari dito, Bobby, dahil doon sa second skill ni Nana, yung Totoro, hindi makapag-position si Lods. Hindi siya makakuha ng magandang bagabi kasi haabulin ka nung Totoro na yun kahit patayin mo yung kahit mag-brown out yung cellphone mo. Oh, haabulin ka hanggang dulo. Haabulin ka nung to kahit mag-earthquake, haabulin ka nung hanggang next game.